Good day mga kababayan, muli tayo nagbabalik. Unang-una syempre gusto nating pasalamatan ang ating mga subscribers. Mga kababayan, thank you very much po sa patuloy niyo po ninyong pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Thank you rin sa ating mga kababayan na mga bago nating subscribers at palagi din nakasuporta at nagtiwala po sa atin. Thank you very much po mga kababayan. At maraming salamat po sa ating mga kababayang OFW na lagi din nakasuporta sa ating munting YouTube channel at nanonood palagi din ng ating mga bagong upload. Thank you very much po mga kababayan. Well, ngayon mga kababayan ang pag-uusapan natin at ang topic natin, hot topic po ito mga kababayan, kung saan eto na naman tayo, no? Na kung saan mayroon na naman tayo mga kababayan na nawalan at nasiraan na naman ng bait, no? Na kung saan sumugod doon sa kung saan mag-i-speech ang ating pangulo sa New York, mga kababayan, sa loob to mismo, ha? Hindi po ito sa labas. Kung saan isa-isa po silang pumasok at sabay-sabay silang nagkapit-bisig para magprotesta, no? Ito yung mga komunista sa ibang bansa na patuloy na yumuyurak, na patuloy na sumisira sa imahe ng ating minamahal na bansa. Kaya maiinis ka bilang isang Pilipino na itong mga taong ito, alam naman natin na may mga pinag-aralan pero hindi natin alam kung saan nila kinukuha, no? Yung kanilang hiya, yung kanilang proseso, bakit nila ginagawa ito, no, mga kababayan? Kung makikita naman natin talagang kahit sinong maupong pangulo, walang talagang laging may ganito. Ayaw na nilang umakon tayo, no? Yung marating natin, yung gusto nating marating sa bansa natin, walang leader o presidente sa kanilang magaling. Kasi ang alam lang nila, kontrahin nila ang gobyerno, lalong-lalo na ngayon ang mahal nating Pangulong si Bongbong Marcos. Dahil doon sa, Diyos ko naman, hindi pa nga kayo buhay nung panahon ng late President Ferdinand Marcos Sr., naggagaganyan kayo dahil sa mga maling turo sa inyo, no? Magbago na kayo. Well, mga kababayan, no? Kayo na po yung mag-judge at panoorin po natin ang video na ito na galing po sa ABS-CBN, no? Na galing mismo, alam mo, isa pa mga kababayan, no? Ang hindi natin alam, parang ang saya ay balita ng ABS-CBN kapag may mga ganitong sigalot, pag may mga ganitong contra-government, yung makakasira sa Pilipinas, makakasira sa imahe ng mga Pilipino nag-work abroad, gustong-gusto nila yon. Ibabalandra pa, baka i-post pa nga yan, minuminuto eh. Yun ang hindi natin alam, kaya hindi tayo magtataka bakit gusto ito lagi ipasara, no? Talagang napagkakamalang bias media, ang gusto lang ibalita yung mga makakasira sa bansa at sa mamamayang Pilipino. Yung mga magaganda na nagagawa ng gobyerno, ayaw nilang ibalita. Bakit kaya? No? O baka may pinoproteksyonan to, may pinoprotektahan. Sorry ha mga kababayan ha. At yung video natin na to, ako, itong aking mga sinasabi, personal po natin itong opinion. Wala po sa ating nagdikta o nagsabi na sabihin natin ito. Ayo, bilang isang content creator mga kababayan, gusto lang din natin ipaalam sa ating mga kababayan na nanonood po ng ating mga uploads na ang ating reaction ay general po ito, hindi lang sa isang bagay o isang scenario na pwede nating paringgan. 'Di ba? Kapag ang gobyerno naman may pagkakamali, sinisiwalat din natin at yung iba pa nating mga kasamang vlogger. So hindi lang po ganito, ang atin lang isana maging maayos, no? Kung mayroon silang problema, sana dito sa Pilipinas, humingi sila ng isang buwang open forum o Senate hearing o hearing sa Senado para ipaglaban nila yung kanilang karapatan na yan na kanilang isinisigaw. Na Diyos ko naman, ilang dekada nang sinisigaw yan at hanggang ngayon wala pang napatunayan. Lahat puro chismis, no? Panoorin natin yung video na to mga kababayan. Pasensya na, napakahaba po ng intro natin. Talagang gigil na gigil ako. Talagang bilang isang Pilipino, ako, hindi tayo nakapag-aral ng ganun, nakagaya ng pinag-aralan nila, pero marunong tayong umunawa at umintindi. No? Aywan ko lang, sa mga sobrang taas ang pinag-aralan, sa sobrang gustong maging magaling, nagiging tanga na. No?
at hindi na alam ang kanilang ginagawa. Mas okay pa siguro yung mga nasa preschool, nakakaintindi pa. No? Ito yung mga kabataan, ito yung mga tao na nabuhay sa maling turo. No, ang gusto nila sirain ng gobyerno, silipan ng gobyerno, kunting kibot, daming sinasabi. Ayan. So panoorin natin 'to mga kababayan, napakahaba na ng intro ko. Sobra sa sobrang gigil natin mga kababayan, pasensya na. Ito po yung video na nakuha natin. At bago ko ipanood 'tong video na 'to mga kababayan, gusto ko lang din i-advance na, no, na naaresto po ang tatlong nagpo-protesta dito tungkol sa ganitong pangyayari kasi kabastusan po ito sa loob mismo. Diba? Talaga nakalos sila sa security. Nakakahiya kayo bilang isang Pilipino. Diyos ko, huwag na kayo umuwi dito. Diyan na lang kayo, sana makulong kayong lahat. No? Panoorin natin mga kababayan yung video para sabay-sabay tayong manggigil. Ito na ang video. At yun na nga mga kababayan, no? Yan po yung video na talaga naman nakakagigil, no? Bilang isang Pilipino, talagang kabastusan. Talagang wala na tayo ibang masasabi dito sa video na yan na nakikita, na napanood natin. Talagang kahit sino manggigigil eh. Para saan? Nasaan yung pagiging makatawa at tunay na Pilipino nila at ginagawa nila yung kabastusan sa ating mahal na Pangulo at sa ating bayang Pilipinas? Diba? At sa ating mga kababayang OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Ano na lang ang mukhang iaharap ng ating mga kababayan na nandoon sa mga bakit dito lang ba sa Pilipinas ang Marites? Siyempre sa ibang bansa. Sasabihin siguro yan sa mga tambayan na, uy, kayo yung mga kapwa nyo Pilipino, tingnan nyo dito nangyayari o binastos yung pangulo nyo. Diba? Maganda ba yan? Maganda bang imahe yan? Diba? Magiging sanhipan ng gulo yan sa ginagawa nilang pangbabastos at panggugulo doon sa isang forum na dinalawhan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Diyos ko naman. Mga kababayan, hindi ko lang po ito reaksyon, no? Reaksyon din po ito ng ating mga mamamayang Pilipino na nakakapanood ng mga video na to. Bilang patunay, ito po yung mga kanilang comment sa comment section na post po ng EVCBN, itong video na to, no? Basahin natin isa-isa. Ito yung comment ng ating mga kababayan, nagigil din mga kababayan dito sa gumawa na ito, na mga ginawa nitong ating mga kababayan. Hindi natin alam kung ano ba ang nagudyok sa kanila, no? Talagang yun yung paulit-ulit nating tanong eh. Kung dito sa Pilipinas, normal na sa atin yan eh, na kunting ano, may rally, normal na yan. Kahit naman sino, yung mga lalo-lalo na yung mga nakatira sa Maynila, na laging sentro ng mga rally, lalo-lalo na sa Mindiola, Supreme Court at sa iba't ibang lugar dyan sa Maynila, eh talaga sanay na kapag may mga nakikita ganyan. Pero sa ibang bansa, Pilipino magrally doon, ay nakapagtataka talaga yan, no? Kataka-taka talaga, diba? Para saan?
yung ating Pangulo ginagawa na ang lahat para maiahon ang ekonomiya ng bansa, maging maayos ang buhay ng kahit papano sa ating mga kababayang Pilipino, kayo, nandiyan kayo para bastusin. Hindi lang yung Pangulo yung binastos nyo, buong Pilipinas eh. Nakakaya kayo. Dapat sa inyo lahat. Bigyan kayo ng ano, persona non grata eh. Ay, nakakasuka kayo bilang isang Pilipino, mga kababayan. No? Nakakagigil kayo. Talagang ako, hindi ako makapagtimpi. No? Talagang alam yun yung emosyon ko bilang pagmamahal sa bayan. Alam yung mga kababayan, hindi lang tayo nagbablog para suportahan yung gusto nating kandidato. Kundi, sinisiwalat natin yung mga hindi pinapahayag ng social media, ng mainstream media especially. No? Dito sa Pilipinas na mayroong kinikilingan, nandiyan dyan yung ating mga kapatid na vlogger, content creator para ipahayag ang iba na hindi nakikita sa mainstream media. Na dito nyo lang makikita sa mga platform ng Facebook, YouTube at iba pa. No? Hindi masamang magpahayag ng katotohanan at alam natin kung saan natin kukunin yung mga impormasyon na hindi tayo dinidiktahan ng iba. Yung ating ginagawa, yung ating mga content, yung ating mga reaksyon, personal yun pag mamalasakit sa ating bansang Pilipinas yan. No? Na sana wag na silang pamarisan, na sana maubos na sila, na sana wala nang kalaban ng gobyerno para tuloy-tuloy naman tayo, makaahon-ahon naman tayo, ilang dekada na tayo nakabaon, Diyos ko. Maawa naman kayo sa ating mga kababayan na nalulugmok sa kahirapan dahil sa gagagawan nyo. Sa ginagawa nyong yan, kapag may mga masiselang investor, hindi na mag-i-invest sa Pilipinas kasi sa kagagawan nyo eh. Sa mga nagrarally na yan, wala naman nakukuha ang interest nyo, wala naman nakukuha ang pera yan eh. Yung mga nagrarally ang may nakukuha, pero yung mamamayang Pilipino patuloy na naghihirap dahil sa kagagawan nila. Kayo yung sumisira sa Pilipinas. Wala kayong bilang. No? Dapat sa inyo maubos eh. Kakagigil kayo. Talagang alam niyo yung mga kababayan, minsan lang tayo maging ganito, yung emotion natin bilang isang tao, bilang isang nagmamahal na Pilipino sa ating bayan, eh, hindi talaga natin mapipigilan yung mga ganitong klaseng komento. Kaya pagpaupanhin po sa lahat ng makakapanood ng ating content ngayon, kakaiba po ito sa lahat ng ating mga content at video reaction. Dahil ito po ay personal ko po itong komento at opinion bilang sariling bilang mamamayang Pilipino at nagmamahal sa bayan sa bansang Pilipinas. Kasi mga kababayan, ang inyong lingkod, hindi naman tayo mayaman eh, mahirap tayo eh, 'di ba? Ang ating minumulat eh yung ating karanasan, no? Baka itong mga nagpoprotesta na to, hindi to naranasan mag-ulam ng toyo eh. 'Di ba? Mag-ulam ng pinagprituhan ng toyo. Wisikan ng asin. Kanin na mainit, wisikan ng asin, lagyan ng tubig tapos yun na yung pagkain. Hindi siguro naranasan ng mga to eh. Tapos magaganyan-ganyan. Para saan? Kami nga, nahalo sa isang araw, hirap pang makakain. Hindi kami nagprotesta at kumontra sa gobyerno. Bakit? Kasalanan ba namin na naging mahirap kami? Diba? Kayo nga, gaganda ng suot nyo eh. Tinan nyo, nanggugulo kayo sa Pilipinas. Nanggugulo kayo sa Pilipino. Sinisira nyo yung imahe ng Pilipinas. Wala kayong pagmamahal sa bansa nyo. Dapat sa inyo, dyan na lang. O kaya, welcome kayo sa North Korea. Doon na lang kayo tumira. Total, mahilig naman kayo magreklamo. Para isang minuto lang kayo. No, palibasa, maluwag yung bansa natin kaya umiiral yung mga ganitong klaseng protesta. Okay lang sana kung dito sa Pilipinas eh. Ang nakakainis, bakit sa ibang bansa nyo pa dinala? Diyan pa talaga kayo nagpakita na totoong gali nyo? Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. Kinahihiya ko kayo bilang isang Pilipino. Oo, sigurado marami tayong mga kababayang mas magagaling at magpo-comment dito sa ating video na to. Okay lang, welcome po kayo. No? Welcome na welcome kayo. Pero hindi nyo po kayang pigilan yung mga kagaya natin na content creator na magpahayag ng sariling opinion at nasa malayang bansa tayo. Kayo nga, malaya nyo rin ginagawa yan eh. Diba? Tapos kapag may napahamak sa inyo, sa kagagawa nyo, sisisihin nyo, gobyerno? Eh wala naman nagpilit sa inyo pumunta dyan eh. O may nagpilit, o may taong nasa likod, kaya nyo ginagawa yan. Dahil ba sa pera? Yung paniniwala nyo? Kung tama yung paniniwala nyo, sana buong Pilipinas nagkaisa para mag-rally. Diba? Eh dati nga, nagkaroon ng rally, people power eh, lahat naman nabudol. Sabi, maganda daw. Kaya ano nangyari sa Pilipinas, lugmok sa kahirapan. Tapos ang sasabihin nyo, Marcos ang magdanakaw, Diyos ko, ilang dekada na kaupo yung inyong mga dinudyos na umahon ba ang Pilipinas?
antayin nyo lang. Ang gusto nyo kasi instant. Pag upo ng Pangulo, dapat lahat finish lahat. Pwede ba yon? Hindi dadaan sa tamang proseso? Aba? Kayo nga nag-aral mula grade 1, ano? Pag gising nyo agad, first year high school na kayo, napakagagaling nyo. Diba? Nakakagigil kayo. Kayong mga rallyista, wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang Pilipinas. At sirain ang imahe ng mga kababayan nating OFW dyan sa abroad. Nakakahiya kayo, wag na kayong umuwi ng Pilipinas. Panawagan natin sa NBI, sa DFA, imbestigahan yung mga ganitong tao na nakakalusot sa ibang bansa. Wag nang papasukin sa Pilipinas yan, doon na yung patirahin. Diba, pupunta lang doon para manggulo, para guluhin yung ating Pangulo na ang ginagawa doon, gumagawa ng paraan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sampu ng kanyang mga kasama at gabinete sekretary, kung sino man ang mga kasama ng ating mahal na Pangulo. Ginagawa nila ang kanilang makakaya para kahit papano magkaroon ng mga investment investor na pumasok sa Pilipinas nang sa ganun makapaglika ng maraming trabaho, gumanda at takbo ng ekonomiya, gumaan at bumaba ang mga presyo ng mga bilihin. Tapos kayo, ganyan ang gagawin nyo? Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo. So ayan mga kababayan, no, kung meron kayong comment or suggestion, please comment down below. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at pahit na rin po ng ating notification bell. Muli po, ako po ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng ating mga kababayan makakapanood ng ating video. Ito po ay aking personal na opinion at medyo nagkaroon tayo ng emosyon sa ating mga pahayag. Pero ito po ay katotohanan lang. Wala po sa ating pumilit. Ito po ay lukso ng aking dugo bilang isang Pilipino at nagmamahal sa bansang Pilipinas, at susuportahan natin ang taong magtutulak sa atin paangat, hindi palubog. Yun lang mga kababayan, maraming salamat po.